Good afternoon, Professor Tan and my fellow teachers. My name is Risa Siyohenya and my discussion for today is about empiricism. Starting with its etymology, the term empiricism has a dual etymology, stemming both from the Greek word for experience and from the more specific classical Greek and Roman usage of empiric, referring to a physician whose skills derive from the practical experience as opposed to instruction in the theory. So this was the first usage of empiricism. Empiricism is a philosophical doctrine that holds the view that knowledge is derived from experience. And according to empiricists, all knowledge begins with experience and that the mind is like a blank sheet or tabula rasa, that the human person fills with ideas as she experiences the world through her five external senses. So, kanino po ba nangyari, nanggaling yung idea or concept regarding sa tabula rasa? Ito ay nanggaling kay Aristotle. So, ayon sa mga empiricists, ang mga baby, pagkasilang pa lamang sa kanila, ay wala silang kahit na anong idea na sa nangyayari sa paligid nila o umuwang sa mundo. Kaya inihalin tulad sila sa isang bond paper, papel, notebook na walang kahit na anong sulat, drawing, o kahit man lang tuldo. So, as in malinis na malinis, walang kahit na ano. Empiricists deny the contention of the rationalist that ideas are innate. That is, humans are born with imprinted ideas, knowledge, and principles. So, siguro nung mga student pa lang kayo or kaya ngayong teacher na kayo, ay nagpapadebate kayo sa inyong mga students na kung ano ba ang tingin nila, ang teachers or leaders ba ay innate or made. Kung ikaw ay naniniwala na ang teachers are born, ibig sabihin nito, naniniwala ka sa idea na rationalism. Kasi naniniwala ka na pwede na may identify kahit bata pa na pwede sila maging teacher or leaders someday, na tipong mapapasabi ka na lang na nananalaytay sa dugo niya ang pagiging teacher, nananalaytay sa dugo niya bilang leader, di ba? Na parang kahit na hindi niya na kailangan mag-undergo ng kahit na anong training, ay kayang-kaya na niyang dalhin yung kanyang sarili bilang teacher or bilang leader. Kung ikaw naman naniniwala na ang teachers are made, ibig sabihin naniniwala ka sa idea ng empiricism. Naniniwala ka na ang teachers or leaders ay nahuhupog sa pamamagitan ng experience or education na makakapagbigay sa kanila ng tamang kaalaman para maging isang effective o efficient teachers or leaders. Naniniwala ka na kailangan mo na mag-undergo ng training, kailangan mo na mag-aral, kailangan mo na may specific knowledge ang isang tao para maging teacher or para maging isang leader. Meron tayong iba't ibang uri ng experience. Isa na lamang dito ang inner experience. Ang mga halimbawa ng experience na ito ay ang dreaming, fantasizing, and imagining. So, sa tingin po ninyo, itong mga uri ng experience ba na ito, maiko-connect ba natin sa idea ng empiricism? Ang inner experiences katulad ng imagining, dreaming, fantasizing ay hindi natin siya pwedeng i-connect sa idea ng empiricism. Sapagkat pag pinag-usapan natin ng experience sa philosophy, lalo na sa empiricism, it is specifically and exclusively referring to sensory experience. Dapat naramdaman mo to na experience mo ito through your five senses. Halimbawa nito, may ipinakitang picture ng tteokbokki. Ito ay isang Korean delicacy or snack. So, pinakita siya sa dalawang tao. Tinanong kung masarap. Ano yung lasa? So, pareho nilang sinabi na ito ay masarap. Tinanong yung dalawa. Paano yun na sabing masarap yung tteokbokki? So, yung una, sabi niya ay napapanood niya sa mga Korean series or drama. At nakikita niya na sarap na sarap yung mga artist habang kinakain yung tteokbokki. Isa pa ay dahil na sa sinabi or kwento ng kanyang kaibigan na ito ay masarap nga na pagkain. Yung pangalawang tao naman ay sinabi niya na masarap yung tteokbokki dahil sa kanyang experience. So, nagpunta sila sa Korean store sa Manila at doon nila natikman mismo yung tteokbokki. Kaya maisasabi niya na
masarap ito. So, sa dalawang experience na yun, ang tatanggapin ng isang empiricism ay yung last, di ba? Kasi natikman niya on hand, first hand, siya yung mismong naka-experience na masarap yung tteokbokki. Ginamit niya yung kanyang sense of taste. So, may magtatanong, eh, paano naman yung isa? Di ba, nakita niya na masarap yung tteokbokki based dun sa experience, sa impression or dun sa observation na nakita niya habang kinakain ng Korean artist. So, sabi natin, ang experience ay nagigain through sensory experience. Ang lasa ba ay natitikman pamamagitan ng sense of sight? Di ba? Hindi po. So, ang pinaka-legit na experience yung natikman sa pamamagitan ng ating dila. So, sana naintindihan natin yung example na ito. Isa sa mga sikat na empiricist ay si George Berkeley. He is classified as an empiricist philosopher along with Locke. He believed that the central point of empiricism involves gaining knowledge through the senses rather than through innate ideas. And Berkeley wholeheartedly believes that we do acquire all of our knowledge through sense perception. So, katulad kanina, from tabula rasa, sabi natin, habang tumatagal ay magkakaroon ng sulat, drawing, tuldok, o kahit na anong image doon sa ating blank sheet or blank slate, di ba? So, habang tumatagal, patanda ng patanda, nadadagdagan yung experience natin at nagkakaroon ng laman yung ating blank paper, di ba? So, ayun ang sinasabi ni George Berkeley. David Hume was a Scottish Enlightenment philosopher, historian, economist, librarian, and essayist, who is best known today for his highly influential system of philosophical empiricism, skepticism, and naturalism. Skepticism is the belief that some or all human knowledge is impossible, or known as doubt. Kapag may sinabi ang isang tao sa iyo na feeling mo napaka-imposible yung mangyari, ay mapapasabi ka ng, weh, di nga, totoo ba? So, magda-doubt ka, kaya pinapractice mo ang, or isa na sa buhay mo ang skepticism na niniwala ka doon. Halimbawa, yung kakilala mo, biglang nanalo sa loto. Di ba, hindi ka agad maniniwala kasi sobrang ang dami nang nagtataya sa loto, million-million, tapos yung combination na maaaring mang lumabas sa loto ay andami. Kaya mapapawi ka talaga kasi sobrang swerte niya, diba? Hindi ka kaagad maniniwala kasi, wow, sa dinami-dami ng pwedeng manalo ay siya pa. Next is the naturalism. It is a theory that relates specific methods to philosophy by affirming that all beings and events in the universe are natural. Naturalists are beliefs, only beliefs in the real world, matter and nature. Kaya hindi sila naniniwala sa soul, God, and spiritual world. Para sa kanila, to see is to believe. John Locke was an English philosopher, often classified as an empiricist, because he believed that knowledge was founded in empirical observation and experience. In that all our knowledge is founded and from that it ultimately derives itself. So, ibig sabihin, sa atin siya kasi naniniwala tayo na yung knowledge natin ay nanggagaling lamang siya sa ating experience sa pamamagitan ng five senses. Katulad ng kanina, hindi siya pwedeng maging legit experience para sa empiricist kasi hindi siya yung mismong nakatikim, hindi siya yung mismong naka-experience. So, dapat ikaw talaga para ma-experience mo yung, para masabi mo na na-experience mo yung isang bagay. Educational aims of empiricism. The only source of genuine knowledge is sense experience. Katulad na sinasabi natin kanina, hindi mo masasabing masarap ang isang pagkain kung hindi ikaw mismo yung nakaka-tikim, diba? Reason is an unreliable and inadequate route to knowledge unless it is grounded in the solid bedrock of sense experience. Halimbawa, yung bata. Lagi natin sinasabi na huwag kang tatakbo, diba? So, hindi sila maniniwala kapag sinasabi lang natin. Kaya nung tumakbo sila na mabilis at nadapa, nagkaroon ng sugat, umiyak, yun, malalaman na nila kung bakit natin lagi silang pinagbabawalan tumakbo na mabilis, lalo na kapag pababa yung kalsada kasi
may chance na madula sila, 'di ba? Matapilok sila, magkakasugat sila at iiyak. So, dahil nalaman na nila 'to, na experience na nila na magkaroon ng sugat, iiyak sila ganito ganyan. Alam na next time na hindi na sila tatakbo nang mabilis, maglalakad na lang sila. Next is, there is no evidence of innate ideas within the mind that are known apart from experience. So, katulad kanina, habang tumatanda tayo, ay nagkakaroon ng laman yung ating blank sheet. So, ibig sabihin, habang tumatanda ka, dun mo palang nalalaman, diba? So, ibig sabihin, wala tayong innate idea. So, may kunwari, nung bata tayo, may mga salita tayong hindi alam na ginagamit natin pero hindi natin alam paano siya gamitin. So, tuwang-tuwa pa tayo, diba? Ginagamit natin. Tapos, ang paglaki natin, ganito pala yung ibig sabihin niya. So, para mahihiya tayo nung nalaman natin yung totoong ibig sabihin ng salita. So, ayun yung part ng paglaki natin na na-experience natin sa paglaki na hindi naman natin alam agad lahat, diba? Wala tayong innate ideas. Teacher role in a math class pagdating sa empiricism. So, teacher transmits knowledge to student kasi kanina pa po natin sinasabi na ang bata ay magsisimula siya ng walang muwang, walang kaalam-alam, meron siya lamang na blank sheet, diba? Learning is a one-way experience from teacher to student kasi si teacher matanda na, marami ng alam, kaya ang panggagalingan na natin ng knowledge ay si teacher sapagkat marami ng laman yung kanyang blank sheet, unlike dun sa mga bata na wala pang laman at magsisimula pa lang mag-gain ng experience. Teacher holds authoritarian role. Siya yung may authority lahat sa knowledge, di ba? Kapag kunwari sinabi niya na ang apple ay yellow, ang students ay paniniwalaan yun kahit na ang sabihin ni mommy or ni daddy na ang apple ay pwede lamang siya maging red or green, di ba? So, ayun yung authority na meron si teacher kasi siya ang paniniwalaan ng students. Teacher does the majority of the talking, lalo na pagdating sa math, di ba? Kasi expected natin na ang students, lalo na kapag new topic, ay wala pa silang ka-idea-idea sa kung ano yung pan-isolve yung ganitong problem, ganyan-ganito. Lecture format and textbook-based. Lalo na pagdating sa math, di ba? Kailangan talagang meron tayong sinusunod na format, meron tayong lecture. So, magsisimula tayo sa introduction, ganito. Tapos, next is yung mga halimbawa ng problems. Halimbawa, bigay lang tayo ng bigay ng halimbawa. And then, pagdating natin, okay na, saka tayo magbibigay ng exercise sa kanila para sagutan. At ito ay isang textbook based kasi kailangan nilang may susundang format. Student role in a math class. Child born as blank slate, learning happens to the student. Mind is imprinted with new knowledge. Diba, habang patagal ng patagal, nagkakaroon ng laman yung kanilang blank slate. Habang tumatagal, nagkakaroon sila ng knowledge at nagkakaroon sila ng learnings. Halimbawa, grade 1, meron ang alam nila ay counting numbers. Pagdating na grade 2, grade 3, kaya na nilang mag-addition ng 1 digit, 2 digits, hanggang 3 digits. Pagdating na grade 4, grade 5, may introduction na ng division at saka multiplication, diba? So, habang tumatagal, nadagdagdagan yung ating knowledge or yung kanilang knowledge. Learning is based on correct answers. Pagdating sa math, hindi papansin ni teacher kung paano mo sinagot. Hindi niya ka-questionin kung paano mo sinagot yung problem hanggat dumating ka sa correct answer. Pero dapat kayang i-justify na ang students. Hindi pwedeng ganito yung pag-solve niya, tapos alam mong sobrang layo ng answer niya. So, dapat connected lahat, ba? Diba? At saka, dapat may mga ideas kasi ang students natin, lalo na kung bata, na mali. Pero dapat yung mga yun ay itatama natin. Halimbawa, ang crocodiles can fly, ba? Diba? So, alam natin na mali yun. Hindi natin nahayaan na maniniwala siya na ang crocodile ay kayang lumipad. Habang bata pa lang, nung bago pa lang yung idea sa kanila, itatama mo na yun, di ba? Students take notes. Kung ang estudyante ay hindi kaya na mag-derive ng sarili niyang
formula, kailangan niya talaga mag-take notes, lalo na kung may mga papasagutan at hindi niya pa kayang sarili lamang. So, kailangan niya bumalik sa mga notes na meron siya. Don't ask questions. Hindi naman sila pinagbabawalang magtanong, di ba? Pero hindi nila masyadong magamit yung power para magtanong kasi si teacher lamang yung may authority, di ba? Si teacher lamang yung pinanggagalingan ng knowledge nila. Majority ang mga students ay nakikinig lang, tumatanggap lang ng tumatanggap. At ilan lamang yung nag-a-analyze at saka nagtatanong bakit ganito, bakit ganyan. Diba? So, they don't really usually ask questions. Information is memorized, diba? Lalo na pagdating sa math, may mga way tayo kung paano magsagot. Diba? Una, isa sa list natin yung problem. What are the givens? Diba? May mga ganun tayo. Tapos, pag-solve. Diba? Gumagamit tayo ng PEMDAS. Mga ganyan. So, some of the information is memorized. Tapos, pagtanda mo naman, pagdating ng college, hindi mo na kailangan ng memorize. You just have to understand yung mga lessons. Ayun pa. Doon magtatapos ang discussion ko regarding sa empiricism, and these are my references. Thank you po.